Guys, welcome. This is Rizan Taro. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general reading for collective. Your energy at this time. Temperance, so there's balance sa buhay mo. Nag-heal ka ngayon. At it's balance, no? Temperance. Oh. Balance mo yung thoughts mo, balance yung thoughts mo, yung isipan mo, yung thought mo, yung feelings mo, emotion mo, relaxed, kalmado, and you're pure, no? Pure-hearted, full of purity, ganun, or pinupurify ka. Napapurify ka ngayon or pinupurify. And siguro guys, mayroong liwanag na nakapaikot sa ulo mo. And then, parang nare-refresh ka ba? No, natatanggal yung mga negativities. Napapalitan ng liwanag at positive energy na talaga namang it made you feel relaxed and stable at ease. Ganon. So, more information about you. The Wheel of the Year. Swertihin ka na sa buhay mo. Or papasok na yung swerte sa buhay mo. Ano itong Wheel of the Year dito sa energy mo? Ano ba ito? In reverse ba talaga yan? Empress. Ay, upright siya. Upright daw yan. Upright. Hello. Grabe, pinit from out. Sana may ilaw na. Hindi so, magiging abundant na yung buhay mo, magiging good looking ka na, magiging komportable na yung buhay mo. Kung medyo na-stress ka na parang palagi na kasimangot ka, magiging maliwalas na yung mukha mo, yung aura mo. Kung medyo naapektuhan yung looks mo ba dahil sa stress ka o na-depress ka, ayan o, nag-heal ka na ngayon, natatanggal yung mga negativity sa katawan mo. Lalo na kung may mga ng harm or mga harmful energies, yun yung mga tinatanggal sa'yo eh. And luck will be on your side or papanig na sa'yo yung swerte. Sa'yo na nakapanig yung swerte. Ayan. Everything will go well sa buhay mo. Everything will be, it seems natural and everything will be realistic, hindi fake, no? Ganun din siguro sa mga kasalamuha mo, hindi din mga fake na mga tao. And maaaring madalang lang. Oh, madalang yung mga kasalamuha mo or madalang. Hindi ganun ka-crowd. Parang you will live, possible you will live in a peaceful place na walang toxic. Like this, na parang maliwalas and fresh and more on you will spend time in nature and so abundant, no, with the flowing water here na nakaka-relax ng pakiramdam din. Marirelax yung pakiramdam mo at komportable ka sa kung saan ka man dalhin ang tadhana. Yung ganun. And katulad nito, parang kusang nabubuhay yung trigo, no? Sa harapan mo. Parang ganun, kusang
lumalapit sa'yo yung mga blessings, kusang dumadalo sa yung pera, abundance, prosperity, with the will of fortune and the empress here. Mas lalo kang maging blooming, good looking, kasi walang stress, nakakahil pati, at wala, hindi ka na ma-perwisyo pa or ma-depress or yung may mga distractions na mga wala yan sa buhay mo, yung mga distractions na yan. And yan, ma-purify, pinapurify yung energy mo, pinapurify yung aura mo. And nagsisimula na maging makulay yung buhay mo. Colorful and malinis. Matanggal yung mga negative energies, yung mga negativity. Mga ganyan. Ano ang dapat mong malaman? Ano ang dapat mong malaman? Strength with the strength here. So, dapat mong malaman. Ano pa? Magiging strong ka. No? Magiging, mas lalo kang maging strong. Lalo na yung intuition mo, yung pakiramdam mo, yung senses mo, or yung psychic protection na nakasurround sa'yo. Yung psychic abilities mo, mas lalong maging strong yan. Mas lalong lalakas. At mas lalo kang magtitiwala sa intuition mo, sa instinct mo din, sa kung ano yung nararamdaman mo, kung ano yung nasasagap mong energies, mas lalong lalakas, mas lalong ma-enhance, mas lalong maging magtitiwala ka sa mga abilities mo, kadalasan spiritual abilities mo yan, na it will build you, it will made you strong inside and out, na full of strength, inner stillness, yung ganyan, and trust and belief in your own abilities and in your capabilities, yung ganyan. I think ito yung gagamitin ko. What you should know, ano pa yung dapat mong malaman about sa sayo? Baka may mga ito ka daw, no? Ito naman walang reversal dito sa gantong deck pag ginagamit ko to. Sage, so napaka-wise mong tao, full of wisdom, and have a good judgment. Marunong ka mag-judge eh. Tama yung judgment mo. Ganon. Parang walang mintis. Kasi, you know how to judge. Katulad na lang ng taong peke pagkaharap ka. And then, kung ano yung nasa isipan niya. So, wise people knows the truth. Minsan na manahimik na lang or ayaw na lang sabihin kung ano yung katotohanan. Kasi, pero alam niya. Yung ganun. Pero alam niya. Dahil siguro sa ayaw din ng gulo or wala namang mahita ko, sabihin pa niya na ikaw ganito ganyan. Alam ko ganito ganyan kaya hindi naman ganyan. No? For sure hindi ka ganyan. So parang old soul ka din eh. With a sage here. And also full of knowledge. Basta wise. A very wise person. And a knowledgeable person. Susi, madami kang alam, mahilig ka kasi magbasa, or madami ka talaga natutunan, madali kang mag-grasp ng mga information, at madali mong maintindihan yung mga binabasa mo, madali mong ma-catch up, madali mong yung mga nalalaman mo, madali mo siyang ipasok sa utak mo. Yung gano'n na kahit isang basahan lang, nasa utak mo na gano'n. Hindi ko gaya ng iba nababasa nga. Parang wala. Binasa lang. Tapos, hindi na alam po ano yung binasa niya. May ganyan, di ba? So, baka kahit isang basahan mo lang or may hihilig ka lang talaga siguro mag collect the information or else yung mag-learn ng mag-learn. Yung mag-research and then mahilig ka sa libro or sa ngayon, parang internet na, no? Kadalasan. Well, may libro pa rin naman, of course. Siguro mahilig ka sa libro talaga. Kung madami lang libro, ay mahilig ka maghalungkat ng libro. Magbasa, o tumingin sa mga pictures, mga ganyan. And then, yung
mag-research ng kung ano yung mga interesado ka, ganyan yung mga knowledgeable na tao, guys. Interested talaga magbasa, no? That's why wise ka din, no? Parang nahasa na yung utak mo, no? Wise and knowledgeable ka na person, sage, very wise. So madami ka nang accumulate ng wisdom and knowledge. So ganun ka as a person. Ano ang wish mong mag-grant? Na-grant ng God. Ano ang wish mong i-grant ng God? Ano ang wish mong i-grant ng God? Hiling mo, i-grant niya. Habang nabubuhay ka. Charot. Ang maging stable ka. What's with the Knight of Pentacles here? This is someone. Is it your person? Na mag-offer niya siya. Nababalik sa'yo. Ibalik siya sa'yo ng God. Para ano? Para ma-inspire ka sa purpose mo. Ganon. Yeah. Para ma-inspire ka sa purpose mo. Pero sa finances naman, magiging maganda na magiging abundant yung buhay mo. Parang pag-grow na pag-grow, abundant yung buhay mo. At paganda ng paganda yung buhay mo. And ito naman yung isa sa wish mo, hiniling mo, na bumalik sa'yo yung person na hindi mo pigilan yung damdamin pagdating sa kanya. Or you love that person. Na maring hiwala ito sa asawa. Or dati mong asawa. O iwalay sa asawa to. Mga ganun. Or against yung family niya. Pwede din ganun. Ano din itong Ten of Pentacles in reverse. Against yung family niya sa connection niya. Hindi. May nawala sa buhay niya. Pwedeng family niya. Family niya nawala sa buhay niya. Na mag-commit na siya sa'yo. Family niya. Pamilya niya. Nawala sa buhay niya. Kung anumang reason nawala sa buhay niya. Siya ba itong mahal ka niya? Mahal ka ba ng tao na yan? Mahal ka niya. Yeah. Mahal ka niya. Or else yung pinangarap niyang bumuo ng family with, which is you. Ikaw yung gusto niyang bumuo ng pamilya with you. Ganon? Hindi. May nawala sa buhay niya, pamilya niya. Bakit nawala yung pamilya niya sa buhay niya? Ano ang rason? Dahil ba sa'yo? Anong dahil sa'yo? Dahil gusto niyang mag-take ng action sa'yo. Dahil talagang motivated siya. Talagang gusto niya i-pursue yung path towards you. Yung makapagsimula ng something new relationship with you. Yeah. Talagang na-excite siya eh. Ano tong pamilya niya? Dati niya asawa. Yung Ten of Cups na dati niya asawa. Ganon. Tingnan natin. Ay, hindi. Pamilya niya to na ano, parang against nga yung pamilya niya. Nawala yung pamilya niya sa kanya. Kasi against yung parents niya, against sa connection niyo, against sa'yo, ayaw nila sa'yo, ayaw ng pamilya niya sa'yo, ayaw ng parents niya. Parents niyan, ayaw sa'yo. Kung kaya, parang tinakwil nila yung person mo. Hindi, yung person mo ang lumayo sa kanila. Person mo lumayo sa kanila. Kina-isolate niya yung sarili niya. Hindi niya kinibo yung pamilya niya. Then, gusto ko talaga niya eh. Now with gustong-gusto niya talagang makapagsimula, no? Or to pursue a path, to start, to pursue you, to pursue or to start walking on a path towards you, papunta sa'yo, yung ganyan ba? Just to be with you. You know, parang
parang siniprate yung sarili niya sa pamilya niya, o hindi niya kinakausap, na parang hindi niya na hindi niya na kinikibo, or maring ayaw niya na kausap ng pamilya niya. Mga ganun, with the hermit here, na parang maring nagseparate siya ng bahay, ganun, and hindi na siya pumunta sa family niya, ganun, na, you know, na talagang maring may pagtatampo din siya sa pamilya niya, and dahil sa ayaw nila, sa iyo, yung ganun, sa connection niyo. So, okay, ganun ang ginawa niya, no? Emotional siya. Emotional. No, hindi siya emotional. Ikaw to, na mahal mo siya. Mahal mo siya. Hindi. Ikaw yung hindi mo mapigilan yung damdamin mo sa kanya, eh. Ikaw to na hindi mo pigilan yung damdamin mo sa person niya. So, kung sino yung person na hindi mo pigilan yung damdamin mo sa kanya, na nadadala ka sa feelings mo sa kanya, na naibabaw pa rin yung feelings mo sa kanya, or yung desire mo to be with that person, na gusto mong ipursue ka niyan, or to be in a long-term relationship with that person, na bumalik siya sa buhay mo, ganun, na mag-offer siya ng cup of love, which is a relationship sa'yo, or offer, no, a relationship yan. Then, siya yun. Anong message ng person na yan sa'yo? Sa'yo ng person na yan sa'yo? In reverse. Ano ba ito? In reverse yan. So, ibig sabihin, kung in reverse yan, I want to feel that way again. Sometimes I stay awake thinking about you. Kung i-reverse to, kadalasan, baliktad eh, yung message ng person mo sa'yo. Instead na we need to let go each other. We need to let each other go. Instead na ganyan, ibig sabihin yan, kasi in reverse, baliktad yung mensahe. Ibig sabihin yan, hindi niya kayang hindi, ayaw niyang i-let go ka. No? Or ayaw niyang tama ba? Na ayaw niyang i-let go niyo ang isa't isa. Oo, yun ang mensahe niya. In reverse kasi siya, na ayaw niyang i-let go niyo ang isa't isa. Ganun ang kanyang mensahe dito. In reverse kasi, pag upright talaga yan, upright. So, parang ganun. Oh. Sometimes I awake thinking about you. Mga ganun yung mensahe. Kanina pa yan. And I bury myself in work to forget you. Pero hindi kanya makalimutan, for sure. So, there's a chance na magkatuluyan kayo ng person na yan. Ano ang gusto niyang buhay with you. Sight. Ito, sight. Parang, yung pang ano ng damo. Pang tanggal ng damo ba? Yung matulis, matalas. Panggapas ng damo, mga damo. So, kahit simpleng buhay, siguro gantong buhay, no? May bahay kayo, may alagang mahayo. And kahit sa farm, sa uma kayo titira, ganyan. At simpleng buhay, basta magkasama kayo. At payapa yung buhay niyo. Oh. Na kumikita kayo through your hard work. Kasi talagang needs a hard work to yung magtatanggal ng damo, ibig sabihin yung magtatanim kayo, ganyan. So, kahit simpleng buhay, basta kontento mo naman. Yun ang gusto ng person mo. And, ship. So, ang gusto niya ay mamasyal kayo sa dagat, o lalayo kayo, lilipat kayo ng tirahan, o dadalhin kayo sa ibang lugar doon na kayo titira. And para malayo sa mga negativities, sa mga, para, and you're protected with a cross here, na
hindi maprotektado, no? Hindi kayo ma-harm ng mga sama, ganyan. Oh, ng mga ganto, ng mga hindi kayo mapisti ba? Ng mga evil spirits, ng mga demonyo, mga kukulam, kampo ng kadiliman. You know, mga kukulam sa our kampo ng kadiliman. Gaya ng aswang, mga kukulam, at yan, kampo ng kadiliman yan. Mga demonyo, evil spirits, spirito, kampo ng kadiliman. So, ito na lamang for collective reading sa mga baguhan ko dito sa aking channel. Please subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pagka-like naman po, pagki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.